naisip kong marahil ay may karamdaman lamang si Leoncio. Kung kaya ayaw niya makipaglaro sa mga kamag-aaral. Ngunit sa loob ng silid ay napansin ko namang wala siya karamdaman. Araw-araw, sa oras ng paglalaro ay nakikita kong si Leoncio ay nakatingin lamang. Baka kaya wala siyang kabatian ah. Bumuko naman sa aking dibdib ang pagtulong sa kanya nang hindi niya namamalayan. Kinausap ko ang ilang batang kamag-aral ni Leoncio. Iminungkahi kong makipaglaro sila kay Leoncio sapagkat ito'y mabait, mapagbigay at hindi magaso. Nangako naman ang mga bata na tutuparin ang aking hiniling sa kanila. Ngunit nang muli akong dumungaw, nang ipukul ko ang aking paningin, ay naroon, nakahilig si Leoncio Santos. Nakatulad ng dati. Ma'am! Oh, ano nangyari? Amin nga po siyang tinawag upang maglaro. Pinilit pa po namin eh, pero ayaw niya po talaga. Bakit daw? Hindi po sinabi at tinawag ko ang aking mga tinuturuan. At sa kanila'y tinanong kung ako'y nais nilang isali. Sa isang kisap matay, napaligiran ako ng mga kaluluwang nananabik. Habulan ang iminungkahing laro ng mga bata. Pusa at daga. Hahabulin ng pusa ang daga. Si Anselmo ang pinatupad ko ng tungkuling pusa. At si Leoncio, na ayaw kong makitang tila isang matandang may alalahanin sa buhay, ang pinatupad ko ng sa daga. Ba? Oo. Mula noon, madalas ko siyang kausapin pagkatapos ng klase. Leoncio, alam mo, mabuti sa bata ang naglalaro. Lalakas na ang iyong katawan at darami pa ang iyong kaibigan. Ayaw mo bang lumakas tulad ni Anselmo? Ayaw mo bang dumami ang iyong kaibigan? Opo, Miss De La Rosa. Gusto ko po. At siya'y pinapangako kong makikipaglaro sa mga kamag-aral. O, ano sagot natin dito? Seven! Ah, magaling! Si Leoncio ay madalas na tila hindi nakikinig. Siya iniupo ko sa gawing unahan. Ngunit, gayon din ang inaasal niya. Leoncio! Pwedeng magpalit kayo ni Glenn ng upuan dito ka sa harapan? Oo, para makinig ka sa pinag-aaralan natin. Mukhang malayo ang iniisip mo. Minsan, noong hindi pa oras ng klase, si Leoncio ay nakita kong nakasubsob sa kanyang upuan. Nilapitan ko siya at tinanong kung siya'y inaantok. Ngunit, umiling siya. Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong pumunta sa damuhang malapit sa bakuran. Sa pag-uuwian, ang dating mapag-isang si Leoncio ay sumabay sa isang batang lalaking nagngangalang Cesar. Tinanaw ko sila mula sa pintuan ng bakuran. Nakita kong si Leoncio ay nakahawak sa bisig ni Cesar at marahan ang kanilang lakad. Pambansang damit na pambabae. Oh, isang araw na hindi pumasok si Leoncio. Nang siya'y dumating ng sumunod na araw ay tinanong ko ang dahilan ng hindi niya pagpasok. Leoncio, bakit hindi ka nakapasok kahapon?
Nahilo po ako, Miss De La Rosa. Eh ngayon, nahihilo ka pa rin ba? Hindi na po. Alam mo, sabihin mo sa nanay mo na pakainin ka ng gulay o itlog. Para naman lumakas-lakas ang katawan mo. Leoncio? Halika. Sinabi mo ba sa nanay mo ang pinagbilin ko sa'yo? Opo. O anong sabi ni nanay? Wala po. Bakit? Ayaw mo ba ng gulay at itlog? Hindi ka ba kumakain ng bungang kahoy na tulad ng ipinagbilin ko sa'yo? At ang gatas ng sariwa? Leoncio, hindi mo ba sinabi sa nanay mo kung anong makakabuti para sa'yo? Sinabi ko po eh. O anong sabi niya? Bakit? Hindi ka ba niya ibinili? Kailangan mo yun. Ba't mo sabihin sa kanya? Nang araw ding iyon, sa oras ng pagkakainan, tinanaw ko ang paglalabasan ng aking tinuturuan. Ang karamihan sa kanila ay nagtungo sa kainan. Patungo ko sa karatig ng silid ng aking marinigang salitaan ng dalawang bata. Pero mo walang baon si Leoncio, ano? Oo nga, nung kumakatingin sa baon ko, nakita mo ba? Oo. Bakit kaya? Siguro wala siyang pera. Biyang, kumain mo tayo. Sige. Napakamahiyain ni Leoncio. Ako'y naggalit-galitan bago niya pinaunlakan ang aking ipinagkaloob. Hindi ko natagalan ang natambad sa aking paningin. Dako ng tahanang inuuwian ni Leoncio. Malayo-layo rin ang aking nilakad. Maraming salamat, ha? Josie. Salamat. Gabi na, naglaro pa. Ito po. Ah, magandang gabi po. Ito po ba yung kina Leoncio Santos? Teacher. Maestra, wag po kayo diyang maupo. Dito po kayo maupo. Nakakaya naman po. Hindi po kayo sana. Huwag po. Huwag niyo po sabi. Sanay po ako. Sanay. Naipadala niyo na po ba siya sa magagamot? Hindi po. Kasi po alam niyo po, may nagsabing kapitbahay namin na ang dinikdik daw po na murang dahon ng bayabas ay nakabubuti. At saka ang pagtatapal daw po ng dahon ng ikmo. Leoncio, ito, may dala ako sa'yo. Kanin mo itong mga dala ko sa'yo, ha? Nang lumakas ka. Pagpasok mo, meron akong papakita sa'yo. Napakamahiyain ng ina ni Leoncio. Ako'y naggalit-galitan bago niya pinaunlakan ang aking ipinagkaloob. Ngunit sa kanyang pagpapaunlak,
ay nakita kong nasa lingko ang isang pusong sugatan. Salamat po. Napakalaga po nito sa amin. Umalis na po ba ang teacher? Ay, sarap naman ang dala niyang pagkain. Kaya kayo, huwag ba tayo na nangangalingan? Gutom-gutom na nga ako. Kumakalam na sigura ko kanina pa. Napatotohanan ko, ang kasabihang kung kailan maraming sasabihin ng isang tao, at saka siya walang masabi. Sa kadiliman ng gabi, nakikita ko ang isang batang 8 taong gulang, maitim sa karaniwan, sarat ang ilong, maamo ang mga mata. Na tinatanong ko nang, bakit ayaw mong kumain ng gulay at itlog? Hindi ka ba kumakain ng bungang kahoy na sinabi ko sa'yo? At ang gatas sa sariwa. Akala niya kasi na lahat ng bata na kailangan kumain ng gulay, ng prutas, sa uminom ng gatas. Nabigla nga siya eh, nung malaman niya yung totoong kalagayan ni Leoncio. Eh, paano naman masusunod ng bata yun eh? Wala naman pala silang pambili. Kaya nga nagbago yung tingin niya kay Leoncio tsaka dun sa sarili niya, di ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Magbabago ang tingin mo sa isang tao pag nakilala mo na siya ng gusto. Aba! Ang lakas ang loob mo magpakita kang tungaw ka. Ops! Ang po na ibig sabihin ng tungaw ah. Yung maliliit na pula na dumidikit sa singit-singit, katulad ng kilikili. Oh! Kala nyo, kayo lang ang marunong mag-good time. Tingnan nyo, makahanap kayo ng katapat. Bahay na sa akin na iparinig. Bahay na sa akin na iparinig. Ang pintig ng puso. Bakit kaya yung guro ang piniling tagapagsalaysay ni Genoveva Edrosa Matute? Joey. Iyak ako. Cheers. Eh, baka trip lang po niya. Trip? Trip. Joey, hindi nagtitrip ang mga maninulat. May dahilan kung bakit pinili ang guro na maging tagapagsalaysay. Baltazar. Ma'am, sa tingin ko po, kaya niya piniling tagapagsalaysay yung guro dahil para malaman natin na hindi lang yung kwento ni Leoncio, kundi kwento rin ng teacher, yung ano po yung mga naiisip niya. Ano ang isip ng guro? Babasahin ko po. In you go. Ma'am, kasi po nung una po kasi, kala nila na sapat na yung sinabi na kay Leoncio na kumain ng prutas, uminom ng gatas. Pero nung mas naging close sila, mas, ano sila eh, naging, nung naintindihan niya na kung anong problema niya talaga. Kaya yun, hindi po pala't yun ang tunay niyang problema. Meron pa po pala siyang mas higit na problema doon. Aba, magaling! Maganda ang pagkakaintindi mo sa kwento, Inigo. Very good. Anong bakit, ha? Ano? Bumalik ka doon! Ano? Ha? Ano? 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 Ano?
Tama na, tama! Ano ba? Sana nga lang magkakaibigan, nag-away-away pa kayo! Babaw, babaw! Pati na nga kayo! Sige na, please! Inigo, okay? Ha? Sige na, magpapatirin pala kayo! Tama na! Ang galing mo pare ah, para kasi Bruce Lee. Buti nga dumating si Mithi eh. Hindi, naturoan ko na ng leksyon yung mga yun. Uy, salamat nga pala sa strings na binili mo ah. Okay lang yun. Di, anong strings yun? Binilan kasi ako ni si Toy ng strings. Buti pa nga siya eh. Hinala pa talaga niya yung bahay ko at hinatid yung strings umagang-umaga. Talaga? Hindi nga. Oo nga. Oh, sige nga pala. Ano na ako. Sige. Sige, ingat. Uy, teka pare. Oh. Salamat. Ganda. Bakit? Gusto mo? Bakit? Bibigay mo? Grabe, ang hirap na yun. Hirap ba? Tagal na kasi ito nandito sa kamay ko. Sino kaya nagtali? Ingat mo ha. Ginawa ko ba yan? Bakit sa akin? Huwag isa doon. Yan! Eh, teka lang! Thank you.